Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito ang swerteng ibibigay sa iyo ng Paniki. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi ay nais ko pong ipaalam na sa dulong bahagi ng video na ito ay shout out para sa masusugid na manonood at tagapakinig ng mga subscribers ng Gio and Gwen Luck and Money Channel. Pasensya na po kung hanggang ngayon ay wala pa ring update tungkol sa aking giveaway na pyrite na gemstone dahil hanggang ngayon po ay hindi pa rin ito dumarating. Kapag dumating na po ito ay mamimili na ako ng mga laki na subscribers na aking padadalahan. Huwag po kayong mag-alala dahil siguradong ipapadala ko to kahit na anong mangyari at kahit na anong date pa ito dumating. Sa maraming kultura, ang mga hayop kabilang na ang paniki ay mayroong mga pamahiin at paniniwala na nagmula sa tradisyon, mitolohiya at karanasan ng mga tao. Narito ang ilan sa mga kahulugan, pamahiin at paniniwala tungkol sa paniki. Sa ilang kultura, itinuturing na tagabantay sa loob ang mga paniki. Kung makikita ang isang paniki sa loob ng iyong tahanan, ito ay maaaring isang senyales ng proteksyon at bantay laban sa masasamang espiritu. Sa kabaliktaran naman, may mga naniniwala na ang paniki ay nagdadala ng kasamaan o kamalasan. Ang pagkakakita ng paniki sa paligid ay maaaring magdulot ng takot o pangamba sa ilang tao. Ang paniki ay konektado sa mga sakit, particular na ang rabies. Kaya't sa ilang paniniwala, ang pagkakakita ng paniki ay nagdudulot ng pangamba tungkol sa posibleng sakit na maaaring dalhin ito. Mayroong mga naniniwala na ang pagkakakita ng paniki ay nagdadala ng magandang kapalaran. Kung ito ay makapasok sa iyong tahanan, ito ay maaaring magdala ng suwerte. Sa iba naman, ang paniki ay itinuturing na simbolo ng kamatayan. Kapag nakakita ng paniki ay maaring nagpapahiwatig ng pagpanaw ng isang kaanak o kaibigan. Sa espiritual na paniniwala, ang mga paniki ay maaring nagdadala ng mataas na enerhiya at kakaibang kapangyarihan. Ang mga taong sangkot sa espiritual na practice ay maaring kilalanin ito bilang positibong senyales. Mayroong naniniwala sa kakayahang magdala ng swerte ng paniki at ito ay nagiging kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga naniniwala na magdudulot ito ng swerte ay maaaring magkaroon ng kapanatagan sa kanilang isipan at damdamin. Sa mga taniman, ang mga paniki ay maaaring maging protector laban sa mga ibon na pumupunta sa kanilang sakahan at nag-aaksaya ng kanilang ani. Sa paniniwala ng ekolohiya, ang mga paniki ay may mahalagang papel sa kalikasan tulad ng pagkontrol sa populasyon ng insekto. Ang kanilang presensya ay maaaring nagbibigay ng balanse sa ekosistem. Ibang kultura, may naniniwala na ang pagkakakita ng paniki ay isang senyales o gabay mula sa espiritu o sa Diyos. Ito ay maaaring nagdadala ng mensahe o babala tungkol sa hinaharap. Sa kultura ng mga Chinese, ang paniki ay mayroong espesyal na kahalagahan at paniniwala. Narito ang ilan sa mga paniniwala ng paniki sa tradisyonal na pananaw ng mga Chinese. Sa paniniwala ng mga Chino, ang paniki ay tinuturing na simbolo ng swerte at kasalukuyang kalagayan. Ang pagkakakita ng paniki sa loob ng bahay o malapit sa tahanan ay nagdudulot ng swerte at magandang kapalaran. May mga paniniwala sila na ang paniki ay nagdadala ng proteksyon laban sa masamang espiritu at mga maligno. Ipinapalagay na ang mga ito ay nagiging tagapagbantay sa mga tahanan at pamilya. Sa ilang bahagi ng China, ang mga negosyante ay nagdadala ng mga larawan ng paniki sa kanilang mga tindahan bilang simbolo ng swerte at kasaganaan sa negosyo. Pinaniniwalaan ang presensya ng paniki ay magdadala ng maraming customer at magpapalakas sa kanilang negosyo. Pinaniniwalaan rin ng ilan na ang paniki ay nagdudulot ng mahabang buhay at kasaganaan. May mga kulturang naniniwala na ang pagkakakita ng paniki ay nagpapahiwatig ng mahabang buhay para sa mga miyembro ng pamilya.
Ayon sa tradisyonal na kultura ng China, ang mga Taoist ay nagtataglay ng kapangyarihan at kasanayan upang kontrolin ang mga hayop, kabilang ang paniki. Pinaniniwalaan na ang mga Taoist na nakakakontrol ng paniki ay mayroong espesyal na kapangyarihan sa espiritual na mundo. Sa ilang kultura sa China, ang mga bahagi ng katawan ng paniki ay ginagamit sa traditional Chinese medicine dahil sa ipinapalagay na may benepisyo ito sa kalusugan tulad ng sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Mahalaga ang papel ng paniki sa mga paniniwala ng mga Chinese at ang mga ito ay bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Samantala sa Pilipinas, mayroon ding mga paniniwala tungkol sa paniki at narito ang ilan sa mga ito. Isang kilalang paniniwala sa Pilipinas ay ang paggamit ng paniki bilang panakot sa mga bata. Sinasabing kapag hindi sila natutulog ng maaga, ay dadalawin sila ng paniki. Ito ay isa sa mga paraan ng mga magulang para mapilitang matulog ang mga bata ng maaga. May mga paniniwala rin na ang pagkakakita ng paniki ay nagdadala ng kamalasan, pati na ng kamatayan. Kaya't kung makakakita ka ng paniki, maaaring ito ay tinuturing na isang masamang tanda. Sa ilang kultura sa Pilipinas, may paniniwalang ang paniki ay maaaring maging multo o espiritu ng mga yumao. Ang pangalan ng Batang Haring Fernando sa kasaysayan ng Pilipinas ay sinasabing ipinanganak mula sa isang reynang paniki. Bagamat may mga negatibong paniniwala sa Pilipinas tungkol sa paniki, maaari ding ituring itong may importansyang ekolohikal dahil sa papel nito sa kalakaran ng kalikasan. Ang mga paniki ay maaaring manghuli ng mga insekto kabilang mga lamok at maaaring makatulong sa pagkontrol ng kanilang populasyon. Ito ay ilan lamang sa mga paniniwala tungkol sa paniki at sa kabuuan ang kahulugan ng paniki sa pamahiin at paniniwala ay maaaring mag-iba-iba depende sa kultura, tradisyon at interpretasyon ng mga tao. Ang mga pananaw na ito ay nagmula sa iba't ibang karanasan at paniniwala ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Isang magandang araw pong muli at bago ko simulan ang shoutout na bahagi, nais ko pong humingi ng pasensya sa mga nagko-comment ng tungkol sa kahulugan ng panaginip. Sa mga hindi ko nasasagot sa comment, pakiantay na lamang po dahil i-upload ko ang video ng aking kasagutan. Pasensya po kung hindi ko agad nasasagot. Sa mga hindi ko po masya-shoutout ay pasensya na dahil medyo mahaba na ang shoutout. Sa susunod po ay kayo naman ang isya-shoutout ko basta mag-comment lamang kayo. Huwag nyo din pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment dahil malaki po ang maitutulong ng pagko-comment ninyo upang lumago at mapansin ang aking channel. Pakipindot na rin po ang bell button para updated kayo sa aking bagong video upload. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Isang magandang araw po muli at shout out kay Vilma Gomez, Amelita Daa, Team Rockstar, Ignacio Labastida, Dennis Frias, Francia Domingo, Lydia Pua, Marife Singka, Lita Nantiza, Gameplay, Iluminada Hipolito Iluminada, Rodelita Tongha, Faye Fernandez, Levi Marisa Rosales, Lilibet Santos, Teresa Libosta of Cabanatuan City, Lori Lynn Nikay of Dubai, Achen Plaza, Diligenti Serben, Rebecca Bagtas, Ronalyn Ambion, Maria Gracia Cardona, Alia Luna, Josefina Pascua, Alona Manlangit, Maria Delgado, Tatad, Ana Lucian Orculio Vlogs, Roxanne Forlagdan, Lori Jane Catalan, Seni Iguid, Els Bestes, Dina Abragon of Riyadh, Tess Velasquez Lee of Malaysia, Flor del Rosario. Shoutout din po kay Irene Bukaw, Nicole BG9621, Athena Pagdingalan, Romeo Alonte, Ferdinand Herediano, Florinda Calamba, Aida Aplacador, Ruby Santiago, Flor del Rosario,
ni Nita G. Obregon of Iloilo City, Victoria Luberio, Lolita Buri, Maine Reyes, Maribeth Bagay, Mendez Montero, Rosa Ungsod, Rosen Deterala, Connie Egipto of Israel, OFW, Rosenda Cosme, Sally Malabanan, Aida Persino, Maribel Bahon, Virginia Dima Felix of Alfonso Cavite, Ana Marie Alingalan, Tony Villa, Susan Toralde, Concepcion Petre, Dori Barion, Paz de la Peña, Mami E, Remedios Notario, Shirley Balbuena, Imelda Mulato, Sonia Uy, Elsa Ladjana. Hello and shout out din po kay Maria Medina, Lina Ferreras, Josephine Cabaltes of Gingoog City, Misamis Oriental, Merlita Almazor, Hannah Yan Sikalim, Marlene Redira, Ronald Alan Ramon, Josie Dadordas, Gin Berichan, Malon Ivag, Nel Fasanes, Luisa De La Cruz, Charito Benipayo, Telma Katigan, Khalifa 24, Flora Tapdasan, Salvador Maria Eva at Edita Mamaril. Sa mga hindi ko po na shout out ay pasensya na, sa susunod na lamang pumuli dahil mahaba na ang shout out na ito. I-comment nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong lugar upang ma-shout out ko ito. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat. Naway makamit natin ang tagumpay, kasaganaan, kasiyahan at kayamanan sa taong 2024. Ingat po kayo palagi. God bless. Be positive, stay healthy, and be happy.